higit sa lahat, ang inyong kaluluwa. Kayong mga tao ay kumakain 3 beses sa isang araw. Ngunit, nalilimutan ninyo na pakan ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig. At sa inyong pakikinig ay isinasaisip at isinasapuso, sapagkat sa pusong malinis, doon ako nananahan. Ngunit, kung may dumiman ang inyong puso, mga anak, yan ay unti-unti malinis sa pamamagitan ng aking salita. Mas kalulugdan ko ang isang taong masama. Ngunit, tumanggap sa aking bagong pangalan kaysa sa isang tao na nag-aakalang siya'y mabuti. Ngunit, ang kanyang pandinig ay hindi maibukas upang pakinggan ang tinig ng Espiritu Santo sa huling panahon ito. Sapagkat aking winikan na ang mga binig ay unti-unting makarili, ang mga bulan ay unti-unting makakakita, at ang mga pilay ay unti-unting makalalakad patungo sa kalawalhatian at sa aking pili. Ngunit, sa nagdaang panahon, marami na ang pumasok at nakinig sa tinig ng Espiritu Santo. Lahat ay aking niyani at niyayani. Higit sa lahat ang inyong kaisipan. Marami ang humama at humato. Ngunit aking winika, mga anak, nasa sa akin ang paghihigan. Ako ang maghihiganti, sapagkat ang lahat ninyong ginagawa, hayag man o lihi, ay ipagsusulit ninyo sa akin. Bagamat nang ako'y dumating, walang matuwi, wala kahit isa. Ngunit, akong inyong ama ay nagbibigay ng habang at awa, pag-ibig at pagmamahal, upang kayo ay makasumpong ng katotohanan. Ang aking salita ay siyang katotohanan, at ang katotohanan ay kapangyarihan, at ang kapangyarihan, mga anak, yan ang bubuhay sa inyo. At aking wika kanina pa, mga anak, na kung ang inyong pag-asa mula kay Jesus ay hanggang dito lamang sa lupa, kayo na ang pinakakawawa at kahabang-haba. Sapagkat hindi pa nakikita ng mata at hindi pa naririnig ng inyong mga tainga ang aking mga inihanda para sa mga umiibig sa akin. Ngunit ang pag-ibig ng tao sa sanlibutan ito ay isang buhay. Bagaman pinakikita sa mga gawa, ngunit hindi ito ang gawa na aking isinapamuhay bilang Kristo ng aking magkatawanan. Ang aking ang isinapamuhay ay aking ipinahayag, batas panlinis at 7 handog. Yan, mga anak, ang salat mo ng inyong buhay. Kung inaayos ninyo ang inyong panlabas na kaanyuan, mas higit ninyong ayusin ang panloob. Sapagkat
ang alabo ay babalik sa pagiging alabo. Ngunit, ang hindi makikinig sa tinig ng Espiritu at hindi susunod sa aking mga alituntunin ay hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan, katawang panlang na aking ipagkakaloob sa mga magtatagumpay. Kayong lahat, sa unti-unting pamamaraan, kayo ay natututo. At sa inyong pagkatuto, mga anak, ako'y nagbibigay ng mga pagsubok. Pagsubok para makita ko ang siyang sa akin at para makita ko rin ang sadya nakikinig ngunit hindi inuunawa ang kanyang pinakikinggan ngunit nawawala ang kanyang kaisipan at nasa makasanglitan. Aking winikang mga anak, sa aking pagdating, sikapin ninyo na malinis ang inyong puso at malinis din ang inyong isipan. Sapagkat, anuman ang nasa sa inyo ay akin rin ipagpahayag. At sa mga darating na araw, kayo'y magwiwika hindi sa ganang inyong sarili, kundi sa pamamatnubay ng aking Espiritu. Huwag kayong mangangamba sapagkat gabay at pamamatnubay ay aking ibibigay. At huwag nyo rin pangangamba ang inyong kakami at maging ang inyong dalang sa pang-araw-araw inyong buhay. Sapagkat iyan ay mawawala at maglalang. Ngunit ang aking salita, ito'y mananatili hanggang wakas. Nauunawaan ko kayong mga tao pagkat kayo ay nasadma. Ngunit ang aking panawagan ay huwag nyo rin babaliwalain. Binigyan ko kayo ng kalayaan at sa kalayaang aking ibinigay sa nagdaang panahon ay unti-unti ko nang higitpitan sa pangka. Paiikutin ko at pinaiikot ko na ang kamay na bakal hindi lamang sa bansang Pilipinas na aking bagong Jerusalem, maging sa aking ministeryo at ilaw. Ang aking tabak ay siyang gagapas at puputuli at aalisin ang hindi karapat dapat. Alisin ang marapat alisin. Baguhin ang marapat baguhin. Ang batas panlinis na aking ipinagkaloob ay basahin niyo mga maaari pinutunin at batas panlinis ng bawat isa. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang itngit sa kapwa-tao. Manatiling maamo, huwag hahatulan ng kapwa-tao. Huwag hahamakin ang kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang hindi mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong handog ni Amang Iskopos. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Pahulugan ng JHS. Jehovah Jesus Iskopos. Ang bagong pangalan sa bawat titig at sa kabuuan. Sodonai Kyria, Omnipotente, Patrik Isai Yotea Sodom. Ako ang Diyos, kagalang-galang, katas-tasan.
Ama sa pasimula hanggang wakas, His Corpus Kalinis Linisas. Ang sadyang hinahan ay isang malaking hiwaga. Ngunit ang aking salita ang siyang tunay na hiwaga. Mapala ang naniwala kahit walang nakita. Ngunit ipinadarama ko ang aking banal na espiritu sa lahat ng nakikinig at umuunawa. Ngunit ang nagpapabaya at nagkukulang sa akin mga anak ay pababayaan ko. Ilang panawagan at ilang babala ang akin nang ibinigay at ipinahiwas. Iilan ang nakinig at iilan din ang sumunod. Mapalad na ang sumunod at nakinig kahit walang nakita. At ang hindi pa nababalaagan ng inyong mga mata o nasisilayan ay inyong makikita at inyong madala sa mga darating na araw. Sapagkat ibubuhos ko ang aking espiritu sa huling panahon ito. Bata man o matanda, lalaki o babae, alipin o malaya. Ngunit puso ang aking tinitingnan, di katulad din ng tao na panlabas na kaanyuan. Sa pamamagitan niyan mga anak ay inyong hinahatulan ang inyong kapwa-tao. Ang tubig ng buhay ay patupatuloy kong paaabusin sa inyong lahat. Sapagkat sa mga darating na araw, marami ang magsasaliksik ng aking karunungan at siyang katotohanan. Kaya naman, kailangan ko ang bawat isa sa inyo. Kailangan ko ang inyong tulong, ang inyong pagpapalugi at pagsisika ay dagdagan niyo pa mga anak. Sapagkat ayaw ko na ako'y mapahiya sa makasanglibutan at sa lahat ng tao na hindi pa nakauunaw at nakakakilala sa aking salita. Ang hindi ninyo nauunawaan, idalang ninyo sa akin. Ang hindi ninyo maintindihan, ay idalang ninyo sa akin. Ako'y dagling darating upang ang mga kasagutan ay aking ibigay sa inyong kaisipan. Uhudyatan ang bawat isa sa pamamagitan ng inyong kaisipan. Maniwala ang nais maniwala. Sumunod ang nais sumunod sa aking itinatagutin. Lahat kayo mga anak ay aking gagamitin sa mga darating na araw. Higit sa lahat, ang aking mga saserdote na pinagkatiwalaan ko ng aking salita. Ngunit, ang tumalikod at siyang nagpabayang ng anak, wala akong magagawa. Habang ang awal ay hindi ko na maipagkakalupo. Sapagkat hindi tao lamang ang tumawag sa inyo. Bagamat tao ang inyong nakikita sa inyong harapan, ngunit akong espiritu ang nagwiwit at nagbibigay ng pag-aaral. At sa mga araw ang darating mga anak, bago lumisan ang taong ito, yayanigin ko ang lupa
at ilang bulkan ang sasama. Ngunit ang nagpapahalaga ay aking iingatan at hindi pababayaan. Ngunit ang lumakastangan sa aking bagong pangalan at hindi nanindigan ng buong katapatan. Wala akong magano. Kaya habang ipinagkakaloob ang pag-asa at ang pag-asa, bagamat din panakikita, ay aking ipadarama sa mga darating na ako. Mula sa hirap, sakit, at pagtitiis na puhunan, uhaw at buto, dugo at pawis, na inyong isinaalang-alang para sa inyong ama. Gagampanan ko rin naman ang pagiging isang ama sa inyo, sapagkat ginampanan ninyo ang pagiging isang anak. Hindi kayo mangungulila at hindi ko kayo iiwan, duhagi at tumatamis. Bagamat sa nagdaang araw kayo'y tumamis, nalungkot at naminhati sa kadahilan ng mga pagsubok na aking ibinigay at sa kadahilanan naman ng tao ay papalitan ko ang lahat ninyong ginawa batay na rin sa inyong mga gawa. Habang kayo'y nagpapalugi at habang inihahatid ninyo ang aking salita, ay dinudugtungan ko ang buhay ng bawat isa sa inyo. Ngunit kung sadyang nakatakda na ang kanyang buhay, ay sadyang nakatakda. Ngunit kung hindi pa mga anak, ay patuloy kong durugtungan at bibigyan ng buhay. Huwag lamang kayong magkukula. Gabay at pamamatnubay ay lagi kong ibibigay. Tubig at langis ang siyang gagawin sa inyong karamdaman. Ngunit, kung minsan ay kinakailangan ko pang gumamit ng tao sa pagka, kayo nga ay sadyang mahina ang inyong pananampalataya. Kaya naman, ako'y magsisilang mula sa kabataan. Bibigyan ko ng mapagpalang kamay, gintong kamay, na siyang magpapadama ng aking kapangyarihan. Ngunit, ang aking panawagan, gamitin sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Laging magsasangguni sa aking mga saserdote ang pinagkatiwalaan at binigyan ko ng kapangyarihan. Sa mga darating na araw, anak, ay yayanigin ko ang iyong katawang laman upang madama mo na hindi lamang ikaw ang gumagawa kundi sa pamamagitan ng aking pamamatnubay at ng aking salita. Sapagkat ang tao ay naniniwala kapag may nakita. Ngunit mapalad yaong naniwala sapagkat mayroong nadama. Kaya naman mga anak, huwag lamang ang mga bagay na nabubulok at tinatama ang inyong pagpalugihan. Higit sa lahat, magpalugi kayo
sa pamamagitan ng aking salita, sapagkat iyan ang tunay ninyong kayamanan na hindi kayang palitan ng mga bagay na nabubulo at tinatapa. Muli kong uulitin, mga anak, na sa mga darating na araw ay ipagkakaloob ko ang pag-asang hindi nyo pa nakikita at hindi pa nahahawak ng inyong mga kamay, sapagkat iba ang panahon ni Moises at iba rin ang panahon ng mga apostol at iba rin naman ang inyong panahon. Ang isang bato ay masisira ng kapwa-ring bato. Ngunit kung wala kayong sandata para sa mga hayop ng sanlibutang ito na nag-aaba, na sumila sa mga taong walang liwanag, hindi ninyo maipaglalaban ang aking salita. Ngunit sa aking ibibigay at ipagkakaloob sa inyo sa mga darating na araw, huwag ninyong gagamitin sa pansarili lamang. Higit sa lahat, yan ay aking ibibigay dahil sa aking ministeryo at ilaw, upang ang mga nawawala ay makatagpo, upang ang naliligaw ay makasumpong ng katotohanan, sapagkat kakaunti na lamang, mga anak, ang tupa na aking hinahanap. At kapag ibinuhos ko ang pag-asang hindi nyo pa nakikita, marami ang pupunta sa aking bagong Jerusalem, higit sa lahat sa aking ministeryo at ilaw. Kaya naman, magsipaghanda ang marapat maghanda. Ngunit, hindi ko kayo pababayaan at huwag mangangamba sa inyong wiwikain at sa inyong gagawin. Huwag nyo lamang kalilimutan ang batas panlinis at ang pitong handog. Hindi kayo mawawalay at magkakamali, sapagkat ang isang bulak pag inakay ng kapwa bulak, kapwa sila mahuhulog sa buhay. Ngunit kung ang isa ay nakakakita at nakalalakad, ay maaakay niya ang isang taong bulak. Kaya naman, mga anak, kayong may liwanag at nakauunawa ang siyang magpaunawa, sapagkat sa pamamagitan ng pagmamahal ninyo sa inyong kapwa, yan ang tunay na nakapapawi ng marami ninyong kasalanan. Kayong lahat ay nabuhay hindi para sa inyong sarili lang, kundi upang mahalin, tulungan at pagsilbihan ang inyong kapwa, sapagkat ang sino man na magbigay ng isang basong tubig sa aking mga lingkod, ako ang inyong binigyan. Ano man ang ginawa ninyo, mabuti man o masama, ay sa akin ninyo ipagsusuri. Kaya naman, ang mabuti ay magpapakabuti pa, ngunit ang masama ay magpapakasama pa. At ang banal, kayo mga anak
ay tinatawag kong mga banal, sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal din. Ngunit sa paunti-unting pamamaraan, gamit ang aking salita ay malilinis ang karumihan ng inyong puso, lalo't higit ng inyong kaisipan, sapagkat sadyang makapangyarihan ang inyong isipan. Ibinibigay ko ang marapat at karapat dapat na gawin ninyong mga tao. Ngunit kung minsan ay napatatangay ng hindi ng laman, sapagkat sadyang mahina kayong mga tao. Ngunit nang ako'y nagkatawang laman, yan ay aking naunawaan. Kaya naman, mahaba at malawa ang aking pangunawa. Ngunit ako'y dumating, hukom, nahahatol sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Ang pagbibigay ko ng oras at pagkakataon ay mayroong hanggan. Sapagkat muli kong uulitin ang pagiging isang ama ay unti-unti ko nang gagampanan at ipakikita. Bagamat ginampanan ko sa simula mga anak, ay hihigpitan ko na sapagkat hindi na maaari ang nagmamatigas sa aking harapan. Ang nagmamatigas nga mga anak ay unti-unti kong palalambuti sa pamamagitan ng salita, at sa pamamagitan din ng salita, mabibigat na salita ay aking ipauunawa na hindi tao lamang ang tumawa sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagpapalugi, pagsisika, ipagpatuloy ang marapat ipagpatuloy, at ihinto ang marapat ihinto. Ang hindi kalugod-lugod sa aking harapan mga anak ay huwag ninyong pananatilihin, sapagkat ayaw ko ni isa man sa inyo ay mapahama kundi magkamit ng tunay na buhay. Sumain niyo ang pagpapala at pamatnubay. Paalam.